Noong April 2009 ay may nangyaring pang-hijack sa isang barko ng Maersk Alabama na isang malaking cargo ship sa buong mundo. Ang cargo ship ay nagmula pa mula sa Lala, Oman at patungo sana ito ng Mombasa, Kenya. Ang nasabing barko ay naglalaman ng halos 20 mga crew nito kasama na ang kapitan ng barko na si Captain Phillips. Habang binabaybay ng nasabing barko ang Indian Ocean ay hindi nalingid sa kanilang kaalaman na ang lugar na kanilang tinatahak ay ang lugar kung saan nagkaroon na ng mga pag-atake ng mga pirata sa mga cargo ship. Kung babalikan natin kung paano nagkaroon ng pirata dito, ang tunay na kwento dito ay ang layunin lang nito noong umpisa ay itaboy ang mga malalaking mga foreign vessel na nagtatapon ng mga toxic waste sa karagatan ng Somalia. Pero kalaunan ay nag-upgrade na ang mga ito at kahit ang mga dumadaang mga barko ay ina-hijack na upang makakuha ng mas malaking pera sa mas mabilis na paraan. At ang mga piratang ito ay pinupondohan na din ng mga mayayaman na mga tao para magkaroon ng mga baril na binibili pa sa Yemen, mga speedboat at kahit ang mothership na siyang tutulong sa kanila kapag kinakailangan. Dahil sa may idea na ang kapitan sa maaring pagdating ng mga unwanted guests na ito, nagkaroon ng drill ang buong team sa kung ano-ano ang mga dapat gawin kung sakaling may mga grupo na mga pirata na mangangahas na akyatin ang kanilang barko. Ngunit habang ginagawa nila ang nasabing drill, ay nakita ni Captain Phillips sa radar na may dalawang bangka ang tila papalapit sa kanilang direksyon na may layo na lamang na ilang milya. Dahil sa may kutob na ang kapitan na maaring mga pirata nga ang mga ito, pinabilisan niya ang takbo ng barko at susubukin kung sa bilis na ito ay kaya pa rin silang abutin ng mga pinagsususpetsahang mga pirata. Napansin ito ng mga pirata at pinabilisan din ang takbo ng kanilang bangka hanggang sa unti-unti nitong naabutan ang barko at 2 milya na lamang o halos 3 kilometro ay maabutan na ng mga ito ang nasabing barko. Noong masigurado ni Captain Phillips na mga pirata na nga ang mga papalapit sa kanilang sasakyan, ay nag-fake call ito sa US Marine Ship at kunwaring humihingi ng air support at sinabi sa kunwaring kausap na sila ay sinusundan ng mga pirata. Alam kasi ni Captain Phillips sa ganitong kalapit na distansya ng mga pirata sa kanilang barko ay masasagap na ng mga ito ang komunikasyon nila sa radyo. Paraan na pwedeng magbigay ng takot sa mga pirata upang hindi ituloy ang pagsunod sa barko. Hindi nga nagkamali si Captain Phillips at agad na bumuwelta ang isang bangka at natakot sa maaring paparating na air support ng Alabama. Ngunit ang isang bangka na may lulan ng 4 na mga pirata sa pangunguna ng kanilang leader na si Abduhalim Musse ay hindi natakot at itinuloy ang paghabol nito. Ngunit sa sobrang bilis ng bangka ay nasira ang motor nito at tumigil ang pagtakbo. Akala ng team ng barko ay safe na sila, ngunit hindi nila alam na kaagad ding inayos ng mga pirata ang bangka at nagdagdag pa ito ng isang motor at itinuloy naman ito ang paghabol sa barko. Dahil sa nadoble na ang bilis na taglay ng speedboat ay naabutan nila ang Alabama Maersk hanggang sa tinangkana ng mga ito na akyatin sa pamamagitan ng mahabang hagdan ang gilid ng barko. Sinubukang esprayan ng grupo ng fire hose ang bangka ng mga pirata, ngunit hindi ito nagtagumpay. Ito lamang ang naging pangdepensa nila dahil wala namang mga dalang armas ang mga ito. Hanggang sa malayang naakyat ng 4 na mga pirata ang barko na sina Abduhalim Musse, Nur Naji, Wakud Elmi at ang sinasabing pinakabata na si Adan Bilal na may mga sukbit na mga baril at ang isa rito ay AK-47. Ngunit bago pa man tuluyang makapasok ang mga pirata sa bridge ng barko kung saan kinokontrol ang sasakyan, ay inutusan na ni Captain Phillips ang ibang crew na magtago sa safe room at kasama na naiwan sa bridge ni Captain Phillips ang 2 crew. Inofera ng pera ni Captain Phillips ang leader ng grupo na si Musse ng $30,000. Ngunit hindi pumayag ang grupo
dahil ito daw ay maliit na halaga at ang balak nito ay dalhin sa Somalia ang barko at doon ipatubos ang mga ito. Hanggang sa napansin ng grupo na parang konti lang ang bilang ng mga crew at hinanap ang iba pa. Sinabihan ng isang pirata si Captain Phillips na palabasin ang ibang crew sa pamamagitan ng pagradyo sa buong barko. Ginawa ito ni Captain Phillips pero walang lumabas na kahit isang crew. Sa mga kagaya nila kasing mga seafarers ay may sinusunod silang password kung kailangan ba nilang sundin ang kapitan. At dahil hindi ito binanggit ng kapitan ay hindi nila ito sinunod dahil alam nila na nagkukunwari lamang ito. Sa kabilang banda, hindi alam na mga pirata ay naka-active pala ang radyo na hawak ni Captain Phillips at naririnig ito ng mga nagtatagong mga crew. At ang chief engineer naman na nagangalang si Mike Perry ay pinatay ang power supply ng barko upang dumilim ang loob ng barko at maging dahilan para hindi kaagad sila malocate at makita ng mga pirata. Pero dahil pinatay ni Perry ang kuryente ng barko, ay automatic naman bumukas ang emergency generator nito na kaagad din nagpakuryente sa ilang bahagi ng barko. Pero may malaking problema. Ang pinaka-generator ng barko ay nasa main deck at kapag pumunta siya dito ay may posibilidad na makita ito ng mga pirata. Ngunit sa kagustuhan nitong mapatay ang ilaw at kuryente ng barko, pasimple at dahan-dahan niyang pinuntahan ang deck at matagumpay nitong pinatay ang generator at mag-isang nagtungo sa engine room. Dahil dito ay nagdesisyon ang leader ng mga pirata na si Jose na libutin ang barko at sisimulan nilang mag-ikot sa engine room. Ngunit bago pa man lumibot ang leader ng mga pirata kasama ang isang hostage na crew ay nakumbinsi ng crew ang pirata na huwag magdadala ng baril dahil maaring matakot ang mga crew at talong hindi lalabas ang mga ito. Dagdag pa ng crew na magtiwala ito sa kanya dahil pareho silang Muslim. Sa paglilibot ni Jose kasama ang isang crew patungo sa engine room, ang hindi alam ng pirata na andun pala si Mike Perry at may dala itong kutsilyo. Noong makakuha ng tiyempo ay agad nitong tintukan si Jose at nakipagbuno na siyang kinasugat sa kamay ng pirata hanggang sa tuluyan na itong natalo ni Perry. Agad na pinuntahan ni Perry ang mga kasama sa safe room at nabigla ang mga ito na makitang bihag ni Perry ang leader ng mga pirata. Ninais na iba na patayin na ito. Ngunit kung gagawin nila ito ay mas lalong mawawalan sila ng hawak na alas at ang kapitan ay bihag pa ng mga pirata. Kaya pumunta ng bridge ang buong grupo kung nasaan ang kapitan at iba pang mga pirata upang makipagnegosasyon. Nagkasundo ang mga ito na magpalitan ng mga bihag at ibinigay din ang $30,000 sa mga pirata. Ngunit sadyang mautak ang mga pirata at sinabi na kailangan munang turuan ni Captain Phillips ang isang pirata kung paano patakbuhin ang lifeboat at kung paano ito marirelease sa barko. Sa pagpasok ni Captain Phillips sa loob ng lifeboat ay naisip na ng mga crew na pwede silang lokohin ng mga ito at gawing hostage muli si Captain Phillips.